gustong-gusto ko yung ganung buhay. Hindi madaling buhay ang pagsasanay para maging pare, lalo na pag Pransiskano ka. Years from now, with God's grace and mercy, magiging ako si Father. Pumasok ko sa seminaryo noon. Maganda, maganda. Masaya ako noon. Miguel Enriquez! In my office, please. Tapos isang araw ng Linggo, tinawag ako nung rector nung seminaryo, si Father Perez. Siéntete. Por favor. Buenos días, padre. Buenos días, Andrea. Sabi niya, nandiyan yung tatay mo. Kala ko dalaw kasi pag Linggo, pwedeng dalawin ng mga kamag-anak at magulang yung mga seminarista. Pa, bakit kayo nandito? May nangyari po ba kay Mama? No, she's fine. Miguel, I'm here to take you home. Hindi kanya dinadalaw, sinusundo ka na niya. Nashock ako. Sabi ko, bakit po? You have to go out and see the world first. Pa, ito po talaga ang gusto kong gawin. Trust in God, Miguel. Trust in God. At idadala ka na sa tamang landas. Well, thank you po, Father. Ayos, Señor Enriquez. Miguel, cuídate. Cuídate. Mike, let's go. Sama-sama ng loob ko noon. Umiiyak ako noon. Nag-alsabalutan ako. Dalawang buwan di ako nakipag-usap sa kahit sino sa amin, sa bahay. Nagkukulong lang ako doon sa kwarto namin. Anak, ang iniisip lang namin ng papa mo ay yung kapakanan mo. Do you know that we only want the best for you? Kailan pa naging hindi mabuti ang pagpapare, Ma? Gusto ko lang tumulong sa ibang tao. Anak, lifetime commitment ang pagpapare. At masyado ka pang bata para magdesisyon ng ganyan. Why don't you try things out? Find your passion. Kasi anak, yung pagtulong sa kapwa, pwede mo pa rin gawin yan, pero sa ibang paraan. Isang umaga, absent yung professor namin. Wala akong magawa. Nung naisipan ko, dalawin siya doon sa stasyon ng radyo. And that is the latest from folk singer turned rocker, Bob Dylan. Dinalaw ko yung isang kaibigan ko, kaskwela ko, na announcer na. Oh, Bob. Hoy, Brad. Buting ka ngayon, ha? Mayroon ba mag-DJ? Hindi. Basta mabuka ka. Ikaw, kayang-kaya mo to. Eh? Ito, ikasabuhan mo. Pa-fair naman, eh. Sige. Sigurado nga hindi ako mayayari dito. Hindi yan. The song is dedicated specially for you. Not bad. Aplikante ka ba? Yes, sir. Nga pala si Mike. Schoolmate ko sa Lasal. Hindi, sir. Nagbibiroan lang po kami. Sabi niya, si Mike po ito. Ito yung ka-eskwela ko. Nag-a-apply siya para maging announcer. Ano ka mo? Sabi ko ganon. Hindi, o eh. Ba't di mo subukan? Malay mo. Naghahanap talaga kami ng announcer.
Eto. Basahin mo. Sabi ng manager naman, si Mr. Romero, ba't hindi ka sumubok? Sabi niya, basahin mo to. Tapos binigyan niya ako ng kopya ng Manila Bulletin. Tatandaan ko yon. Teachers in Jolo, Sulu are refusing to serve as election officers in the upcoming presidential elections on November 11, 1969, citing security reasons. Despite repeated assurances from the Commission of... Binasa ko. Wala naman akong nervyos kasi hindi naman ako nag-a-apply. Walang importansya sa akin kung matanggap ako o hindi. Eh, diba? So, binasa ko lang ganun, natural. The local board of education officials remain steadfast. Good. Tapos tinanong ako ni Mr. Romero. Kailan ka pwede magsimula ng training?